natin doon. Sige natin. Nilapit ka natin. Ay, babasa mo yung misahe ng Diyos. Yan, basahin mo misahe ng Diyos, oh. Nabasa niyo na? O, sige, play mo, tuloy. Nandiyan ako sa kitna niyan. Makikita niyo mamaya. Marami akong ganyan. Kahit saan ako pupunta. Rainbow ang napaligid sa akin. Dalawa yan palagi. Kita niyo rainbow? Yan. Kita niyo rainbow? Yan. Ito lang tao. Ayun na. Kung may hindi lang ang araw dito, pwede kong gagawin sa harapan ninyo. Para masabi ninyo, ito nga. Ilit na ilit yan, no? Kita mo yung araw. Pili nyo may mga araw para kita nyo na wala kang ano, ulan. Yeah, buka ko. Pinakita nyo, pinakita ko ngayon na ako nga. Ang limbo, hindi kayang gawin. Kahit anong gawin natin. Yeah, no? Makita nyo, laki. Basahin nyo, tapos may tubig. Yan naman sa tabi ko, mag-araw na po ng rainbow. Ginawa ninyo dito para makita ninyo na tunay nga akong ginamit. Kaya no, kita nyo yan, dalawa yan palagi. Ang isa ay malabo. Kung meron kayong horse dyan, pwede kong gawin yan. Nasa tabi ko kayo. Iikot ko yung ano, ako yung nakatayo ako dyan, iikot ko yung tubig. Nandoon yung ipo, napaligid sa akin. Na, dalawa oh. Meron pa yun. Yung, meron pa dyan. Rainbow din. Yan, yan o.
Dahil, pwede yan, dalawa yan eh. Malabo ang lang sa likod dahil malayo na ang tubig ko. Nasasalita ko dyan, gaya lang, mahina. So nakikita nyo na na hindi ito puro laway. Nakikita ninyo na mayroong patunay. Diba? Tawa ka mula ninyo. Marunong masaktan. Pwede ako makakasala kung gagawin ko ang mga bagay na alam ko na ayaw ng Diyos. Ang paniniwala din natin kasama ang pagpalaki sa mga bata. Eh, sabi ko sa inyo kung paano tayo nabubuhay. Kung paano pinalaki ang anak mo. Kung ang anak mo ba ay pinamulat mo na ang Diyos ay buhay o ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng panahon na dapat siya gumawa ng kabutihan habang lumalaki siya. Pag naituro ito sa bata kung ano ang tama at mali at sinunod niya ang tama at iniwasan niya ang mali, then ituturo mo sa kanya na may impyerno at langit, walang nagawa ng masama. So wala sa pagsimba, wala sa pagbabasa ng Bible, wala sa reliyon, dahil ang tunay na kaligtasan ay nasa bawat gawain ng isang tao. Kaya ang sabi ko sa inyo, pag nagtanong kayo, doon ninyo makikita ang tunay na kaluwasan o kaligtasan. Dahil maliit na bagay, kaya kong ipaliwanag sa inyo kung saan tayo maligtas. Paano man nakasala ang tao? Sige, kayo. Sumagot kayo. Paano nakasala ang tao? Kayo. Ha? Binukatan. O. Paano nakasala ang tao? Ha? Sa mata. Paano nakasala ang tao sa mata? O. Sabihin ko sa inyo, ha? Ang tao nakakasala tuwing nakasakit tayo ng damdamin. Tao, hayop, o bagay man. Wala sa sapong utos. Nadami-daming gagawin ng tao na nakakasakit ng damdamin na wala sa sapong utos. So wala doon sa sapong utos. Tuwing nakasala ng damdamin, ibig sabihin, nandoon yung pakunik natin na sinasabi ko na kung paano tayo nabubuhay. Kung tao man, isaktan natin kung nakasala tayo, nagawa tayo ng masama o nasaktan natin siya. Kung sa puno man o sa kahoy, ang puno o kahoy halaman, mayroong buhayan. Kaya na makita natin na may mga damo, may kahoy na pag nilalaw mo, tumitiklo. Kung walang buhayan, hindi yan tumitiklo. Kung walang buhayan, hindi yan naharap ng saan ng araw. Ibig sabihin, may isip, may pusot, damdamin. Diba? O. Kung kilo o ilog, ganun din. Kaya nga, ang ilog, bilikan ng Diyos yan para sa lahat na nilalang niya. Para makinabangan habang nabubuhay. Kaya, alagaan dahil may purpose ang Diyos dyan na doon tayo kumukuha ng pangkabuhayan. Kaya hindi dapat tatapunan ng basura o anumang chemicals na nakakalason. Kaya ngayon, ang dagat natin marumi na, ang mga isda nangawala na dahil nalalaso na sa tinatapo natin mga maruming bagay. Ngayon, sa panahon na wala na makuhang isda dahil puno ng basura, dahil nalaso na. So anong sasabihin ng tao?
nagpalala ng Diyos sa atin dahil makasalanan tayo, kaya wala na tayong nahuling isda. Ang sabi ng Diyos, ano ka ba? Hindi ako magpaalala sa pamagitan ng kukunin ko, patay ko yung isda. Nangyari ang lahat dahil hindi ninyo inalagaan. Ngayon mula ko naalala na wala na kayong mahuli, pinagbintangan mo pa. So, nagkakasala tayo ulit. Dahil lahat ng pangyari sa paligid natin, nasa atin yun. Kung paano natin itinuturing ang mga bagay na sa paligid natin na nilikha ng Diyos. Diba? Ngayon, tulad ng mga pari ngayon, anong ginawa ng pari? Nasabi nila, dawag natin sirain ng kalikasan dahil likha ng Diyos yan para sa atin. Ang tanong ko, sino ngayon ang malalaking contribution sa mining? Mga pari. Million-million. Alam niyo ba na malaki, maraming pira ang simbahan? Million-million? Hindi niyo alam? Imposible din niyo alam yun. Nasa balita yan sa channel to. Makikita mo dyan. Sige, ipapanood mo sa kanila. Huwag kayong magkulag-kulagan. Diba? Nandiyan ang katotohanan. Kasi sabi nila, sinisiraan mo ang simbahan, sinisiraan mo ang milyon. Hindi ako naninira. Nagsasabi ako ng katotohanan. Ano ang matatawag na naninira ang tao? Yung mga sinasabi niya na hindi totoo. Ito yung naninira. Pero ang bawat ang sinasabi ko, may katotohanan, hindi ako naninira. Ako ay nagsasabi ng katotohanan. Ito malinaw, di ba? So, hindi ako sinungaling, hindi ako naninira.